bueno? What's up sa inyo mga pleno? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another reaction video dito lang sa Dr. Dodding Show! Today's video, ang gagawa naman natin na reaction video, as you can see sa introduction ko kanina, what's up sa inyo mga pleno? Yes guys, may nag-request nga po na gawa naman daw po at ng reaction video yung mga video ni Kong TV. Yes guys. Kaya guys, namili ako sa mga video niya. Ang napili ko yung 10 utos ng babe. Tama ba? 10 utos namin. Oh yes guys, tama. So mga, sa mga kapaadya ni Kong TV, just stay tuned para malaman nyo kung ano yung maging reaction at the end of the video. So without a further, hindi dapat style ko. So without a further ado, let's get started! Yes guys, nag-i-start na po. Huwag mo i-download, disclaimer, huwag i-upload sa page mo. Huwag mo daw i-download at i-upload sa page mo, ano? Okay na. Okay, let's see. Ang kitang tugtong introduction ng tugtong niya eh, no? Malupit, introduction pa lang guys, grabe. Ang lupit ni Idol. 10 utos ng babe ang napili ko para kakaiba. Vape pa. Hindi ako nag-vape. Kasi hindi man ako nangyayagarigyan talaga ito. So ayun po ano? What's up sa inyo mga pa? And what the flying fuck is up with you, Itchy Boy? Come back at it again! Pinanaro 10 utos! What's up sa mga kaibigan? Ang pag-uusapan natin eh ang mga epidemyang lumalaganap! Ano? Tungkol! Ang guys! Sa putang ilan! Ay! Babe! You fucking ready? Let's fucking do this! Let's go! May ari na lang daw sa nanay ko, papalit lang ng time. May ari ka na naman daw sa nanay niya, ayun ang mga sa nanay ko. Number 10, dawsal nat vape ng bayan. Vape ko, vape mo, vape nating lahat. Yung trauma mo mga kaibigan, na nawili na kay ipak sa vape mo. No? Napuntang na, akala mo, siya yung bumili. Hindi naman no, sa nagdadamot mga kaibigan. No? Pero minsan nakakadiri na rin eh. Kasi galing sa bunga nga ko yung brado, may laway na lumalabas dyan. No? Tingnan mo ah, papakita ka ng tricks. Oo nga, oh, nga naman, tama nga naman siya. Kasi guys, babe, hindi naman sigarilyo yan, so dapat hindi mo kailangan hiramin yan. Diba? Personal use mo dapat yan. Nakita mo yung brand, may laway, diba? Ibig sabihin, siyempre may laway, yung laway mo ko yun, sa no? Kalaway mo, naghahalo na eh. No? Kahihipak ko na kahihipak dito sa ano tama. Eh, ha? Putangin na, kung gusto mo magbisyo, bumili ka! Tol, pahits naman ang pahipak mo. Oo, tama. Kung gusto mo magbisyo, bumili ka. Alam mo kung ano mas nakakabwisit? Alam mo kung ano? Bibisyo-bisyo ka, tapos wala ka pang bili, my God, ha? Inalok pa sa iba? Gago? Ay, pre, pera ng babe mo, ha? Point, tama. Retribute. Ganyan, talagang totoo yan guys. Butang ina naman mo, Brad! Hiniram na, siniram pa sa iba. My God, darling! Kung mag-alok eh! Ginawa mong networking yung babe ko, gago! Puta, Brad, open-minded ka ba? Ha? Gusto mo ipukpuk ko sa ulo mo to para literal na maging open-minded ka? Ha? Yung tropa mong pumapayag na ipahiram sa iyan, naihiya lang magsabi sa iyan. Kaya ako na magsasabi sa'yo. Bumili ka ng sarili mong babe kung gusto mong magbisyo. Tama, totoo. Sa mga tropa mo, ipanood mo to. Nang maintindihan niya na ayaw mo, number 9, thou shall not, Diyos ko po. Ito naman ho mga kaibigan, yung kakambal nung kanina, no? Sila na ho mga kaibigan, yung taong meron hong pambiling babe. Ang problema, wala naman pambiling juice. Diyos ko po, Diyos ko po! Kumbaga sa ano mga kaibigan, valediktorya sa pagkabura ka, ito mga to eh. Kailangan may pantustos ka rin sa juice mo. Puta yung tropa mong dinadayo ka pa sa bahay. Kasi diba, umarang ako sa ano, talagang mauubos at mauubos yan. Diyos ko po, Diyos ko po! Diyos ko po yan, ha?
Bumili ka! Ang isa pa hong technique na mga yan, mga kaibigan. Tatambay ho yan ng 4 to 6 hours sa vape shop, no? Tapos ang gagawin ho, susubukan ho lahat ng tester doon. Sa una, mga kaibigan, okay lang kasi tester eh. Susubukan mo para talaga eh. Putang mahirap, inaraw-araw ng tinester na lahat ng tester doon. Putang ina naman, bro. Negosyo yan, ha? Huwag mo gawing charity! Kaya ang labas ho, mga kaibigan, literal na ho na halo-halo na ho yung flavor niya, no? Na hindi mo na alam kung ano yung hinihipak niya ron, no? Anong lasa pa nun. Pero dahil super buraot ka, hashtag buraot mong tropa. Halika rito, bibigyan kita tip. Halika rito, ha? Ibenta mo lapit sa OMX lapit yung bait mo, no? Para may pambili ka ng juice. Tapos, paringasin mo sa uling yung juice mo, saka mo lang hapin lahat. Pero kung gusto mo talaga ng murang juice, may alam akong mura. Halika, gusto mo malaman? May alam akong mura eh. Malapit ako tayo. Walang ganun. Number 8. Thou shall not vape. Pag meron kang nakitang vape na binibenta na ang halaga ay 150 pesos, vape yun. Ngayon, para sa iyong kaalamang kaibigan, bago ibenta yung vape sa merkado, no, meron hong dinadaan ng proseso yan na tinatawag na quality control. Na kung saan, mga kaibigan, chinecheck kung maigi yung electronic components ng vape. May quality para control pag binenta sa merkado, no, at ginamit ng consumer, hindi magkaroon ng tinatawag na anomalya. Ngayon, kung meron pa rin mga vape, perfect, na despite the fact, punta English yung brand, na dumaan sila sa quality control, no, and still, nagkaroon pa rin ng depekto pagdating sa consumer, what more pa yung putang inang 150 pesos na mabibili mo sa bangketa? Nakukuha mo ba? Ako na nagsasabi may sa nabili kami Biga, dati no? Sa Divisoria, 150. Huwag mo isaalak pa lang yung buhay pero mo para until, lang until ngayon, no? Sa harap ng mga kaibigan siya. Mo. Ano pa siya? Fucking worth magana it, pa siya. Number 7, thou shall not bakit. Kung bakit thou shall not bakit, mga kaibigan? Kasi gusto kong magtanong sa iyo eh. Bakit? Kung dati kang naninigarilyo, mga kaibigan, tapos nag-switch ka to vape, no? Okay yon. Keep it up. Pero kung wala ka namang bisyo, kaibigan, tapos gusto mong mag-vape, bakit? Hindi ko magets, mga kaibigan. Para makasabay sa uso, no? Yun lang yun. Ako hindi ako mag-ayos, hindi rin ako mag-bip. Kasi proseso, no? Hindi man talaga ako smoker. Kung bakit mo kailangan mag-bip? Kaya, kung hindi ka naman dating nag-yoyos. Bakit? All jokes aside, mga kaibigan. Try mong tanungin yung taong dating naninigarilyo kung bakit siya nag-bip. Ang isasagot sa inyan, bakit ka nag-bip, pre? Ah, mahal ko kasi pamilya ko, pre. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ngayon, baliktarin mo, mga kaibigan. Try mong tanungin yung taong walang kabisyo. Oo naman, guys. Tapos bakit siya nagbe-babe? Bakit ka nagbe-babe? Napaka talagang... Hindi ko rin alam eh. Dahil ba nakaka-cool? Puta, kailan pa naging cool yung may usok na lumalabas sa bibig mo? Tangin na, para kasi Thomas and Friends. O baka naman dahil uso? Dahil dun, no? Eh di pag nauso mag-bigti, putang ina, mag-bigti ka na rin. Pero mga tao, mga kaibigan, na nagsiswitch to vape, tapos nag-i-stop. Ngayon, kung binabalak mong mag-vape, wala ka namang bisyo, gagawin mo yon. Kaso pabaliktad, wala kang bisyo, pupunta kang vape, tapos magiging gateway yan sa paninigarilyo mo. Hindi ko sinasabing lahat, mga kaibigan, pero putang ina, malaki ang posibilidad. Kaya kung ayaw mong tanungin kita ng bakit, ngayon pa lang, stop it. You feel me? Number 6. Thou shall not sell vape to minors and non-smokers. Kutsa, ito brad, napaka self-explanatory na nitong number 6, ha? Ang advocacy ng vaping community, mga kaibigan, is to help, no? Yung mga smokers na mag-quit sa vision nila. Tama yan, sa pamamagitan, no, ng tinatawag na vaping, no? Ngayon, dapat, kung magbebenta ka sa minor de edad at sa isang taong wala namang vision, dapat hindi ba, yung mga magulang sinasabihan yung mga anak nila, huwag bumili ng vape. Advocacy of what the yung mga nagbebenta rin ng vape, dapat huwag niyong bentahan kung minors pa yan. Di ba, guys? No? Kung gusto mo maging masisirin yung buhay nila pag namulat sa ganyang, ano eh. Maging responsible ano owner eh, si ka muna. Kung grabe, dali. Ang daming sumisira sa kahit vape. Kahit ganyan-ganyan si Kong, maganda yung ano niya. Advocacy niya, kaya ginawa itong video na to. Responsible na nagiging dahilan kung ba't nasisira ang vape scene. Eh yung mga minor de edad. Idol, no? At yung mga walang bisyo, na kundi ang goal lang sa utak, eh magpa-cool. O ngayon, tatanungin kita, sino ugat ng problema? Alam mo na siguro sagot niya, kundi ka tanga. Bago tayo lumipat sa susunod, mga kaibigan, hayaan yung iwanan ko itong mga kataga na to na very famous sa palabas na General Luna. Napapalitan ko lang ng konti, no? Negosyo o kabataan, bayan o sarili, pumili ka! Okay ba, direk? Ah, okay ba? Ilaway mo ka. Ah, ilaway.
Number 5, thou shall not vape whore. Kung vape whore ang tawag sa akin, mga kaibigan, meron din yung mga tinatawag na vape whore pagdating naman sa pagbe-vape. Sila yung mga klase ng vapor, mga kaibigan, na gustong ipakita sa buong mundo na may vape sila, na parang ang dating, mga kaibigan, sila lang yung kayang bumili nun, no? Meron ho silang mandatory selfie, araw-araw ho yan, no? Lalabas yan sa newsfeed mo. I-scroll down mo lang na kung saan meron ho silang hinihipak na babe o di kaya meron ho lumalabas na usok sa mga bunganga nila. Parang ganito. Don't get me wrong, no? Kung isa ka hong owner ng vape shop at nagpo-promote ka, wala akong problema doon, mga kaibigan. Pero kung isa ang regular na tao na nagbe-vape lang, mag-post ka isang beses ng ganyan, normal ka pe. Pero yung mag-post ka na mag-post, yung parang halos ang picture mo na lang puro may usok sa mukha na lumalabas, no? Puta Brad, parang may mali na ata sa'yo nun. Putangina na, sa katinuan ka pa ba? Ha? Number 4, thou shall not vape snuff. Putangina Brad, mapapride pa sa bareta tong mga taong to. Maiigo pa sa wigo tong mga to. Walang connection yan, magka-rhyme lang kasi. Ang punto ko, mga kaibigan, kadikit ho nung kung gaano kamahal yung vape nila, nung ego nila. Dahil siya yung pinakamagandang vape sa buong mundo, no? Wala na ho siyang pakialam kahit kanino. Nor he is not willing to share any information to any of you guys. At ang tanging intention niya lang ho pwede sa buhay. Pwede tumang kumedyante siya, no? Makapagyabang. Hindi ko na ho masyado kailangan ng part na to. Dahil kung nag-vape ka, alam kong alam mo kung ano yung ibig ko sabihin. Well, sikat naman na siya sa YouTube, hindi niya kailangan mag-ano. Kung matrigger ka na naman, brad, hindi niya na kailangan po sa showbiz. Hindi ibig sabihin may magandang pero good, mayabang na. Hindi ho ganun ibig sabihin. Ang sinasabi ko, kaibigan, maraming ganito. Ngayon, kung magre-react ka pa rin ng violente, pagtapos kung ipaliwanag yung pinaliwanag ko, oo nga, isa lang ang ibig sabihin niya, kaibigan. Tinamaan ka. Number 3, mga kaibigan, thou shall not alapaap. Number 2, thou shall not alapaap. At number 1, mga kaibigan, thou shall not alapaap. Bukod doon sa wala na ho akong maisip, mga kaibigan, no? Kailangan ho mabigyan ng emphasis to part na to. Dahil ito ho yung sumisira lalo sa reputasyon, no? Ng vape scene dito sa bansa natin. And alapaap stands for, mga kaibigan, alanganin palagi ang pagbuga. Sila yung mga tao, mga kaibigan, na sobrang alanganin palagi ang pagbuga. Sa madaling salita, mga alapaap, brad. Yung kung bumuga, mga kaibigan, akala mo lagi nasa competition eh. No? Yung putang ina nasa mall, nag-gagawin siya sa mall. Witty. Parang gago ang putang. May tamang oras o ano, at lugar pagdating mo sa pagbebe. Hindi yung putang ina kung sa kaabutan ng kaadikan mo, doon ka nalang buhihit-hit sa kabubuga. Ganito kasimple ang, mga kaibigan, para mas madali, no? Itong rules na to, kalat na to sa internet. Pero i-reiterate ko lang, don't vape where you can't smoke. So tatanungin kita, totoo yan guys, kahit saan lugar nagbe-vape, kahit saan bawal din pag-vape, huwag ka magulo. Ha? Pwede ba mag-yosin sa jeep? Bawal, pero marami maligas ulo. Huwag ka nang gumaya. Mas madala nga yan kasi chemical. Ang punto lang, mga kaibigan, para hindi ho tayo masyadong masita. Sumunod ka na lang kasi. Wala pa naman ako nababalitaan na mag-yosin sa mall. Dahil hindi nakapag-vape nung oras na gusto niya. And also, bawal din mag-vape sa mall. Kasi mo na lang muna. Mas madala nang vape kasi chemical lang or yung lugar na pwede. Saka ang galing. Idol, saka idol. Saka pwede ba puta pagbubuga ka? Idol ko na to. Sa taas? Yung papunta na doon? Nagits mo? Hindi yung putang ina ibubuga mo sa mukha. Ang mga senaryo kadalasan yan, kaibigan, kung nasa coffee shop ka, no? Meron kang mga katabing table eh. Nagigets mo? So pag binuga mo yan pag ganon, hahanginin yan kung kanino mang mukha yun. Ngayon, ito naman tangang nakaupo na alam ng maraming nagyoyosi sa labas pero doon pa rin umuupo kahit wala naman siyang bisyo. Magre-reklamo yan, brad. Tama? Maiirita yan. Pipicturean ka niyan. Ipapost ka sa Facebook niya. Dadami likes niya. Magbumukha kang asshole. At higit sa lahat, damay ang vaping community. Nagigets mo ba, brad? Ha? Nagigits mo? Doon naiintindihan mo, kaibigan, na hindi mo naman intention magyabang kung makapal yung usok mo eh. No? Pero merong mga tao sa paligid mo, brad, na hindi ka maiintindihan at ang tingin sa'yo, nagyayabang ka. At kahit ilang beses nating ipaulit-ulit, mga kaibigan, na ipaliwanag sa kanila, no? Na hindi yung usok yan, vapor lang yan, wala hong amoy, mabango. Hindi nga nila maiintindihan, brad, kasi wala silang bisyo. Para sa kanila, usok lahat yan. Kaya putang ina, brad, wag mo na ipilit, tayo na yung mag-adjust. Kasi tayo rin yung nahihirapan eh. Gets mo? Wag mo nang piliting ipaintindi sa ayaw umintindi at ikaw na lang ang umintindi dahil naiintindihan mo. Naiintindihan mo ba? Ngayon, kung naiintindihan mo lahat ng pinagsasabi ko, tama ang galing ito. Wag na wag mong gagayahin tong gago na to. Gina-generalize niya kasi lahat yung pinakasang ng mga tao eh. Alam
natin mga tao ngayon, napaka-judgmental. Sabi niya, magtapag-babe. Ang bayaan na ito mo nang sinabi niya. Ginawa naman niya. Ayun nga, guys, no? What's up, mga pae, no? Andyan pa ba kayo, no? Yung nga, diba? Kahit ganun pala si Koma, maano rin pala siya rin. Meron siyang advocacy na kailangan ipalaganap dito sa mundo. And, 2 thumbs up para sa kanya. Kasi kahit ganyan-ganyan niya si Kong, may mabuting puso pala tong taon to. And doon ko siya sobrang inangaan. Kasi, di ba? Kasi alam natin na the way he talk, na sinasabi ng iba na bastos daw si Kong, pero deep inside, na alam ko mabait yan si Kong. Kasi, based sa sinasabi niya, ang inaano niya para sa atin na huwag mag-vape sa mall. Kasi parang yosi din niya na dapat pag bawal mag-yosi, bawal din mag-vape sa mall. Yun yung pinaka-objective niya na huwag i-ano, tapos huwag bentahan sa mga minors, kasi which is good, kasi tama yung sinabi niya, guys. Yun yung tama. Ipalaganap sa mga tao na huwag bentahan ng mga bata o mga menor de edad na magyosi agad at pumili ng vape. Sobrang napanga ako ni Kong. First time ko tong napanood. Well, naririnig ko naman na siya si Kong TV, kasi idol yun ng kapatid ko si Moni. Sobrang idol. Talagang bago kami matulog, nanonood siya, nagpupuyat siya. And then, nung nakita ko nga, kasi nga may nag-request nga na gawa ko to na reaction video, at ang napili ko, asang pungutos ng vape. 2 thumbs up, idol na kita ngayon. Sobra! Panonoodin na rin kita. At dahil dyan, sinubscribe na kita. Talagang nakasubscribe. Susubscribe talaga ako. Kasi talagang, he deserve. Napaka idol. Idol. Kaya ang daming nanonood sa kanya. Ang daming nagsusubscribe. Kasi, alam mo yung advocacy niya. Napapasaya niya yung buong maraming tao. Kaya, guys, sobrang saya. Kaya guys, maraming salamat sa panonood sa akin video. Kung gusto mong mag-react pa ako sa mga video ni Kong TV, just comment down below at maghahanap tayo ng video ni Kong at gagawa natin ng reaction video dyan. And guys, don't forget to give a big thumbs up, and don't forget to share sa mga friends, sa Facebook, sa Twitter, and don't forget to subscribe on my YouTube channel, The Carnotic Show, guys. Thank you for watching. You're up nga na mga pile up.